nga mga guys, si Yasin may kamura nga pala to. Well, tatalakayin lang pala natin ngayong araw na to yung issue pala ni Mab Soberano at saka ni Mr. Mainit na yun nga, sinasabi ngang si Mab Soberano walang ka-hype-hype. Kasi nga, bago natin magawa yung hype, may dalawang factors kasi na kailangan natin mabuo para mabuo natin yung hype at saka ma-review natin ng maayos tong dalawang ano na to, personalidad na to, si Mr. Mainit at saka si Mab Soberano. Well, una dyan, publicity. Kailangan natin mahanapan ng issue tong dalawang to para ma-promote natin. Yun yung pangalawa, promotion. Di ba? Publicity at saka promotion. Yun yung factors na hinahanap natin sa dalawang to na magawa natin ng review para magkaroon pa talaga sila ng subscriber at the same time na rin views at saka kaaya-ayang tingnan ng mga viewers din. Unang-una na dyan, yung publicity. Either bad or good, still publicity, di ba? Kaya nga, kailangan natin dito ng trastukan, angasan. Kasi nga, yun yung madalas din, nagagawa namin ng mga reaction talaga para mawiwili yung mga manunood talaga na, yun nga, no, nakasubaybay lagi. Tapos, at the same time na rin, pumupunta doon sa mismong channel nila at saka nagsasubscribe. Yun yung dalawang factor na kailangan talaga natin sa mga ano, kalahok sa URCs. Kaya importante talaga tong two factors na to. Publicity, either bad or good, di ba? Tapos yung promotion. It bilang kami na nga, kami yung nagpo-promote. Paano nga naman namin mapopromote yung isang laban kung wala kaming ma-review? Kaya nga, isa yan sa requirements talaga na kailangan natin mahanapan boot fighters talaga kung paano natin sila ma-promote talaga para mabinta pa talaga yung laban. Well, kagaya kanila ni Mab Soberano at saka ni Mr. Mainit na hindi naman talaga ganun din kalakas yung ano talaga nila, hatak ng mga viewers. Kasi kung sisilipin sa kanilang channel, well, bagsak pa talaga kasi ang baba ng subscriber count, lalo na yung views count nila. Kasi kami bilang mga reactionist kasi, yung nire-react namin, yung mga kilala talaga or may issue na mga tao. Kaya yun yung nire-react namin. Ngayon, ikumpara natin yung laban ni Bullet at saka kay Damamot. Si Bullet kasi, bago pa lang lumapag sa Pilipinas, bakit nakahatak ng ang daming subscriber count? Kasi sinamahan ng hard work. Pinakita niya sa personalidad niya, putang ina, malakas talaga siya kasi ang laki ng katawan, bato-bato yung katawan. Doon nga tayo na prank, di ba? Yun, publicity yun. Pati yung pang-trustok niya na ang dami nating makuhang issue para i-review. May nakakatawa at saka may nakaka-bullshit din, di ba? Yun yung ano doon, yun yung maganda kay Bullet. Kaya yun yung hinahanap natin na factors ni Mab Soberano at saka ni Mr. Mainit na hindi natin mahanap-hanap sa dalawang to. Kaya yung mismong channel din nila, ayaw din umangat, di ba? Di kagaya kay Bullet. Kasi unang-una, di naman talaga kagandahan din yung katawan nila kagaya kay Bullet or wala silang pinapakitang hard work sa mismong channel din nila, di ba? Maliban sa trust talk nila, kulang din. Di natin sila mahanapan ng ganong factor na may pang trust talk na pwede nating i-review. O ngayon, hinanapan din natin si Mab Soberano ng mga hard sparring niya or yung mga improvement niya sa workout, which is ayaw din nilang ilabas. Yun yung nangyari talaga na matatawag nating walang hype talaga yung dalawang maglalaban ngayon sa URCC. At isa pa, ba't nawalan kami ng gana para i-review sila? Kasi in-expose nila kasi yung hype nila na sinasabi nilang for the hype lang yung angasan or yung trastukan nila, hindi talaga totoo yun, di ba? In-expose nila yan sa live ni Kabakal, sa mismong live ni Kabakal, yung umaakyat sila sa mismong live ni Kabakal na nagkabati pa talaga sila sa mismong ano nila, sa mismong live nila, di ba? Nagkasundo yung dalawang panig. So ibig sabihin, utang ina, palabas lang pala, wala palang totoong angasan or yung totoong hype talaga, di ba? Yun yung nawalan kami ng gana para i-review sila. Kasi nga, parang kami rin, naging sinungaling kami sa mga viewers namin. Yun yung pinakatotoo doon. Kaya nga, sinasabi ko, kung ako na natuloy talaga yung laban ko sa URCC, sa laban na Minidamsa, putang ina, yung masisilip nyo talaga, totoong hype talaga, na hindi pakitang tao. Magbasagan kami sa mukha ng gagong to na si Damsa, magdaragan kami ng mukha. Pagkatapos niyan, wala pa kaming, di kami magkakasundo pagkatapos ng laban namin. Kasi,
Walang katapusang hype yung gusto ko. Yun yung ano, yun yung gusto sana makita namin, pati yung mga viewers ko. Hindi yung mga scripted, hindi yung putang ina. Oh, yun nga, nagtatrastukan, nag-aangasan. Tapos, yun pala, pakitang tao lang pala, for the views lang. Yun yung nasilip namin, kami na mga reactionist. Well, tinigil talaga namin. Di nyo alam yan, di nyo alam. Pero yung inaayawan namin or di namin nagustuhan, yung pag-expose nyo na mga hype nyo na putang inapakitang tao lang pala. Ah, di ba? O ngayon, at least ngayon, alam nyo na. Kaya, kayo, baguhin nyo na yung hype-hype nyo. Kung gusto nyo talaga ng totoong hype or ma-review talaga kayo ng maayos sa mga reactionist din at saka yung mga reactionist hindi mawala sa inyo, well, totoong hype yung ipakita nyo. Laban talaga, angasan talaga, di ba? O, kaya hanggang dito na lang muna guys. Yasin Mikamura nga pala to. At least alam nyo na ngayon kung ano talaga yung totoong hype, di ba? Yun yung hinahanap namin na factors para ma-review kayo ng maayos at saka, well, medyo deserve na rin ng mga viewers talaga na magpasilip kayo, no? Kasi nga, yun lang yung pwede nyo ipakita na kahit papano, yung mga viewers may excited sa ano, no, parating na laban nyo. Kaya hanggang dito na lang guys, Yasin Mikamura nga pala to, babu.